Hello po mga ka-plant tips, magandang hapon po. So for today, meron po tayong featured plant na nakikita nyo sa screen ay ang alocasia po yan. Alocasia black velvet. So medyo i-close up po natin para makita nyo po ang beauty ng aking mga alocasia black velvet. So ayan po sila lahat. So, for today, ituro ko po sa inyo, i-share ko lang po sa inyo yung konti kong natutunan about alocasia black velvet. Bale, natutunan ko rin lang po siya along the way sa pag-garden namin. Siyempre, ang intention ko is magkaroon ako ng halaman in a way na tuklasin ko kung paano siya i-propagate para maparami namin sa garden. So, eto na po yun. From one piece of alocasia black velvet, eto na po yung aking na-propagate na mga black velvet. Marami na rin po akong nabenta na gaya niyang halaman na yan. So, ngayon, time naman po to share the kaunting knowledge na natutunan ko sa pag-garden. So, start na po tayo. So, meron na po akong na-prepare na material para sa ating propagation. So, kung pansin nyo po siya, meron na po, eto po yung pinaka-mother niya. Pinaka-mother na puno. Do, wala na siyang dahon. Bali, naglugot na wala ng dahon. Pero, hindi po ibig sabihin nito is namatay na siya. Buhay pa po siya. Pag po yan nakatanim sa lupa, magbibigay ng suloy. So, for the meantime, focus naman po tayo dito sa tatlong supang. Suloy, supang, o supling ng alocasia na to. At siya po natin kukunin para i-separate to sa mother plant niya. So, ayun po. Tapos, meron pa po akong i-share na isa. So, pansin nyo po, meron tatlong source of life. Eto, may kitang-kita natin yung mga suloy na buhay. Tapos, kung mapapansin nyo po, i-close up ko lang sa camera. Ayan po, meron siyang pinakalaman. Ayan po. Nagde-develop po kasi siya ng laman sa loob. Na ganyan, na pag ito ay itinanim natin, siya po ay mabubuhay din. Magpuproduce, matagal nga lang po, magpuproduce din siya ng baby alocasia. Matagal nga lang po ang iniintay, pero dito po sa mga masyado ng matured na alocasia, makikita po natin itong ganito. So, yan po, pwede nating pitasin ng ganyan at ating itatanim. Meron pa pong isa, ito, nalaglag lang kanina na putol. So, mas marami, mas maganda, mas marami tayong makukuhang binhi. So, ikat na po natin. Ayan, malutong lang naman po siya. So, ito po, paano ang gagawin? Iingatan lang po natin na masyado siyang masugatan. Tapos, i-expose natin yung kanyang pinagdugtungan. From mother yung kumbaga, parang pusod from the mother. Ayan, so kita natin yung pinagdugtungan. Ito sa kabila, expose din natin. Ayan. So, from here po, ikakat na natin siya. Wala po tayo ng
isang mataas na ano para maipakita ko sa inyo kung paano siya i-divide. From here, ikakat lang po natin siya ng ganyan. From the mother, eto, nakakuha na po tayo ng isa. So, pansin nyo, naka-attach pa rin po sa kanya yung kanyang mga ugat. And then, meron siyang kapirasong kinakalaman para siya ay mabuhay. So, set aside po natin. Then, kunin pa po natin itong iba. So, ayan. Ganyan po. Then, another. So, ayan, meron po siyang kaprasong ugat. Hindi naman po siya masyadong sensitive. Basta meron siyang laman na kasama. So, ano nga po ang gagawin natin dito sa laman na natira? So, kung mapapansin nyo po, meron pa siyang baby dito sa tagiliran. Unlike yung kanina, para makita nyo lang po yung difference nung ipinakita ko sa inyo na laman niya. Eto po, eto po yung pinaka parang magiging suloy. Magkaiba siya ng shape. So, ito suloy, ito ay laman. Pareho po silang capable mabuhay. Though ito, kailangan mag-mature kasama ng nanay. Nanay na halaman. So, pwede rin po naman na ano, pwede rin naman na ang na gamitin natin ito, set aside natin itong laman. Tirhan lang po natin yung kanyang baby. So, eto po siya. Pwede po naman na ganyan. Pag itinanim natin siya sa lupa, pareho po silang mabubuhay, yung mother at saka yung baby. So, etong leftover po, matigas po yan eh. So, laman po siya. Gagawin po natin, ano po natin, bibiyakin natin, puputulin natin gaya nito. So, eto po ganito. Ano po siya? Siya po yung pinakalaman ng alocasia. So, hindi ko na po siya bibiyakin ng ganyan. Kasi, ano po siya ang tagal po kasing sumibol. So, okay na po siya ng ganito. Ayan, ganyan. So, itatanim na lang po natin siya the way na yung ibang halaman ay tinatanim. So, para maipakita ko lang po sa inyo kung paano siya itatanim. Ayan, ganyan po. So, eto yung may baby natin. Ganyan lang po. Gamitin ko na po ang kamay para mas malapit tayo sa nature. Mas feel natin yung halaman. Mas feel natin yung ating itinatanim na may buhay. Lubog lang po natin yung mga ugat niya. Ayan. Then, ito pong pinaka-top. So, ganyan lang po siya. Medyo exposed po siya ng kaunti. Medyo exposed po siya sa ibabaw, exposed sa araw para siya ay maka
kuha ng mga vitamin sa sun. So ito po, ilalagay lang natin siya sa ano, sprinkle natin ng konting lupa sa ibabaw. Ilalagay lang po natin siya doon sa ano, doon sa hindi karaniwang nababasa. Mas preferable nga po doon sa hindi talaga siya mababasa for the meantime. Kasi pag nabasa po ito ng excessive yung pagkabasa or malimit mabasa, mabubulok po yan. Unlike kung nasa dry portion siya ng isang area, ano po siya, titingnan lang natin kung overdried na, kasi kung overdried naman, kailangan natin i-mist ng tubig para siya ay magkaroon naman ng kaunting moisture. But to the extent na siya ay ma-overwatered, hindi po rin pwede kasi nga ay magkokos siya ng rot. So yan po yung para sa laman. At saka yung isama na rin po natin itong mga ano niya, yung laman na na-produce ng ano, another laman sa ilalim. So, ayan. Sama na lang po natin kasi siya ay maliliit naman. So, mas matanda po yung alocasia natin. Mas marami po kayong makukuhang ganun. Which is capable of producing another seedling. So, ito naman po. So, kung paano natin itatanim yung mga kinuha nating supling kanina. Like the usual na pagtatanim po, eto. Hindi natin babawasan ng ugat. Pero ipupwesto lang natin ng ayos para siya ay hindi nakakalat. So, ganun lang po. The usual na pagtatanim. Hindi kalaliman, pero hindi naman po exposed sa mga ugat. So, eto na po siya. Meron na po tayong isang alocasia plant. So, para maipakita ko po sa inyo yung ating yung pinakita ko sa inyo kung paano yung sa pagtatanim ng mga ano, mga laman ng ano, laman ng alocasia, yung laman ng matured na ano, na puno ng alocasia. Ito na po siya. Ayan. Sobrang po cute po. Ayan na po yung na-produce ko. Marami po sila, pero konti lang po yung ano, konti lang po yung sumibol at sobrang tagal po kasi talaga. Kumbaga, kung magpupunla kayo ng peace lily and homalomina, isabay nyo to, siguro dalawa o tatlong beses na mas mabilis ang peace lily and homalomina sa sa pagpuproduce ng ganito para siya ay sumibol. So, tingnan nyo, ang cute, sobrang liit. Ayan. And another. At ito pa po yung dalawa. So, itong isa, medyo malaki-laki na. Dalawa na yung dahon niya. So, tingnan po natin. Ipakita ko sa inyo yung ano. Ipakita ko sa inyo. Hindi naman po delikado na bunutin natin siya dito. So, ipakita ko sa inyo yung source ng ano niya. Ayan. Sobrang liit lang po ng pinanggalingan niya. Sobrang liit nung laman na pinanggalingan niya. Pero, nakaproduce tayo ng isang seedling ng alocasia. Ayan. So, soli na lang po natin ulit sa kanya ano, para siya ay lumaki at naging malaking alocasia. So, ayan po siya. Nakatanim na ulit. Ay, medyo exposed ang kanyang ugat. So, isoli natin ang kanyang ugat sa ilalim para siya ay hindi ma-expose sa araw. So, ayan po mga ka-plant tips ang ating ano, tutorial for today para sa pagpapropagate ng alocasia black velvet. Hindi naman siya mahirap alagaan. Gaya po ng mga alocasia ko na ito na andito lang sa isang ano
medyo shady part, pero naaarawan din siya. Di naman po siya sensitive sa araw masyado. Basta wag lang talagang sunlight ng tag-araw. Pero kung medyo tag-ulan at nagkaroon ng sunlight, tanggap niya po yun, carry niya lang yun. Na-observe ko rin lang po noong panahon ng habagat. I-share ko lang po sa inyo nangyari dito sa dahon na isa. So yun po siguro yung sinasabi na na pros sa sa mga gulay sa bengget. Nagkaroon po kasi siya ng 'di ba pag umuulan, nababasa siya. Ayan, since medyo naka po yung dahon niya. Medyo nagka-catch ng tubig. Dito po sa isang dahon, sa mga dahon niya, nakita ko parang may web. Parang may web na may na may droplets na maliliit. So ang ginawa ko, hindi naman po ako familiar doon sa pero naisip ko baka yun yung sinasabing cross. So hindi ko siya nilinis. Inano ko lang, kumbaga nakita ko yung web dito, ginanon ko lang ng kamay. Pero tingnan niyo nangyari sa dahon. Nagkaroon siya ng stain, white stain. So yun po, i-observe nyo rin po yun pagka nagkaroon ng mahaba ang pag-ulan. Nakikita nyo sa halaman nyo magkakaganon. So advice ko po sa inyo, since na-experience ko, punasan na lang natin ng punasan natin ng basahan na para ang dahon ay malinis. Hindi yung ganito na kumbaga natuwa lang ako. Hinaplos ko lang yung ng halaman, yung dahon ng halaman, not knowing na magkakaroon siya ng stain na ganito. So yun po yung isang tip ko sa inyo, and hope you like and enjoy yung ating tutorial for the day, and thank you po. Sige po, bye bye.